Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ng ating nagawang pagkakasala at ihabilin ang ating sarili sa awa at pagmamahal ng ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, padaluyin mong masagana sa amin ang iyong Espiritu na niloob mong pumuspos kay Santa Margarita Maria upang ang di mapapantayang pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo ay mapa sa amin at ang lubos na kaganapan mo ay aming tamasahin. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, pinihayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahahangang-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo
iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Dinggin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mainahon. Alleluia. Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ang nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit di hamak na higit kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Father Viel Bautista. Ako po ay isang pari po mula sa Archdiocese ng Maynila at kasalukuyang pong katuwang na rektor sa Minor Basilica of the Immaculate Conception sa Manila Cathedral. Narito rin po ko bilang isang deboto ng ating minamahal na santo, si Padre Pio. Kasama rin po ang aking magulang at ang aking kapatid na pumaparito para makiisa sa inyo sa pagpapasalamat at gayon din sa pagdulog sa Diyos sa madami pang mga biyaya sa pagpapatuloy ng buhay. Kaya po ang akin ding paunang pasasalamat sa rektor at kura paroko ng dambanang ito, si Father Oscar, kay Father Mark Ian Abu na inyo pong parochial vicar na aking naging kasama sa seminaryo nung kami ay mga munting seminarista pa. Kaya maraming salamat po. Kung babalikan po natin ang nagdaang dalawang taon o tatlong taon na nakalipas nung pumutok ang pandemya po sa buong mundo, nais ko pong bigyan ng isang salita ang naging karanasan po natin. Lahat po tayo
nalagay sa mga sitwasyong tayo ay nagkaroon ng limitasyon. Nagkaroon po tayo ng limitasyon sa ating mga pagkilos. Kung tatandaan po ninyo sa ating mga simbahan, tatlo, dalawa lamang ang nakaupo. Dito lang lalabas, dito lang papasok, ito ang distansya sa bawat isa. May limitasyon sa oras. Marahil natatandaan pa po ninyo na halos kada araw, dalawa, apat na oras lamang ang ginugugol para tayo ay mamili sa labas. May limitasyon kung sino lamang ang dapat lalabas, ang mga dapat lang magtrabaho, ang mga dapat lang mamili. May limitasyon sa bawat kilos, may limitasyon sa bawat aspeto ng ating buhay. At marahil po, katulad ko rin, ayaw po nating binibigyan tayo ng limitasyon. Kapag siguro, pag gusto nyo pong kumain, marahil meron po ba dito, pistang-pista kapag eat all you can. Ayaw po nating binibigyan tayo ng limitasyon dahil mas nabibigyan po natin, mas nararamdaman po natin yung kaligayahan natin. Pero, sa nagdaang mga taon, sa madaming ding pagkakataon na tayo ay nilalagyan ng limitasyon sa ating harapan, ang buong akala po natin, ang nakikita lang po nating limitasyon ay oras, tao, pagkilos o sa lugar, minsan tahimik din tayong binibigyan ng limitasyon sa ating pagtingin at sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa madaming naglalagay ng limitasyon sa ating mga mata at sa ating harapan, nakikita po natin na nagiging totoo ang sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita. Kapag nagkakaroon ng limitasyon, hindi nakakakita ng mga mas higit na bagay. Kapag may limitasyon, nalalagyan ng tuldok ang isang dapat sanang may susunod pang kabanata. Kapag may limitasyon, nabibigyan ng hantungan ang isang bagay na dapat sanang pinagpapatuloy pa. At marahil at nakakalungkot, kapag nakita ang isang limitasyon, hindi na nakikita ang mga higit na biyaya ng Diyos para sa atin. At mga kapatid, ito po ang isa sa mga bagay na unti-unting binubuwag ni Jesus sa mata ng kanyang mga tao. Kung si Jonas ay naging tanda sa mga taga-Ninive, unti-unting tinatanggal ni Jesus ang limitasyon sa kanilang mga mata. Dahil ito na ako, ito yung higit na tandang dakila na ibinibigay ng Diyos. Sa mga panahon dati, marahil nagustuhan lang nila, ito yung propeta, ito yung sugo ng Diyos, ito yung padala ng Diyos para sa amin. At sino ba naman po ang hindi magiging masaya nang makarinig at makasama ng isang propeta? Pero muli sinasabi ni Jesus, hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos sa limitasyon. Ito ako. Ito ang higit na dakila, na tanda na ibinibigay ng Diyos para sa inyo. At mga kapatid, totoong-totoo po ito sa ating aspeto at sa ating buhay bilang mga nananampalataya. Madaming naglalagay ng mga limitasyon upang makita natin ang mga higit na bagay na alay ng Diyos sa atin. Marahil po ang kalungkutan. Nabigyan tayo ng limitasyon na kaya lang pala ako nalikha dahil nalungkot lang ako at dito na lang ako matitira. Ngunit paanyayan ni Jesus, sa kanyang tulong at sa ating pagmamasid sa kanya, kayang mawala at mabuwag ang mga limitasyon upang makita ang mga dakilang bagay. Marahil madami pa din ang nagpapabulag, madami pa din ang nagbibigay sa atin sa mga alanganing sitwasyon kung saan tayo ay hindi na nakakakita sa kung ano ang magagawa at ginagawa ng Diyos araw-araw.
Pues, ibahin natin ang Diyos. Sa Diyos ang handog niya sa atin mga dakila pang bagay. Marahil sa atin ang nais lang natin, bigyan siya ng limitasyon sa kung ano ang gagawin niya para sa atin. Mga kapatid, mga kapwa deboto, nabuhay po si Santo Padre Pio sa pagsasabi niya na manalangin, umasa at huwag mangamba. Sa tatlong mga salitang iyon, nakita po natin na sa ating mga taong hamak, posible na mawaldas ang mga limitasyon. At sa pagkakita ng mga dakilang bagay, makita ang mga magaganda pang kabanata na inihahanda ng Diyos sa atin. At makita pa natin ang mga mas engrande, mas malaki at mas malalim na pagpapala ng Diyos sa atin sa pagbubukas ng ating puso, sa pag-alis ng mga limitasyon at sa patuloy nating pagyakap sa pag-ibig ng Panginoon. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Margarita Maria ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago, ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa kadakilaan mo, O sana.
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laghanap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kanya.
Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Margarita Maria, upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietralcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas.
Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arc entrance, yung malaking arko dito sa bandang likuran. Tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang Dambana, tulong sa inyong pagbisita dito. Atin ding ipinatutupad ang panawagang Kleigo, Clean as You Go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Pakitapon po ninyo ng maayos sa mga basurahan ng inyong mga kalat at huwag tayo mag-iiwan dito sa loob ng simbahan. Ipinapaalala din na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, maaaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan sa pag-ibigay galang sa Panginoong nasa Eucharistia. Nakahanda na rin po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagnonobena sa unang siyam na araw ng Nobyembre at buong buwan ay ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Kung kayo'y may mga tanong tuhinggil dito, makipag-ugnayan po kayo sa aming mga tagapaglingkod. Ang atin pong kumpilang pamparokya ay sa November 25, alas 2:30 ng hapon. Sa mga may 12 taong gulang pataas na wala pang kumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang November 7 lamang. At bukas, 17 ng Oktubre, ay araw ng pananalangin at pagsasakripisyo para sa kapayapaan ng buong mundo, lalo na sa mga bansang nagdidigmaan. Dito po sa atin yan, sa pambansang Dambana, may mga pagdadasal tayo ng rosaryo sa alas 6 ng umaga, alas 9 at alas 11 ng umaga, gayon din sa alas 4 ng hapon, bago ang mga banal na misa. Sa 8 ng gabi, ito po ay ating ilalive, ay mayroon tayong banal na oras para sa paghingi ng awa sa Diyos upang pagkalooban tayo ng kapayapaan, lalo na sa mga bansang may alitan. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Sa ngalan ni Father Oka, ang ating kura, paroko at rektor, nais nating pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang kasama ang kanyang pamilya. Pasalamatan natin ang katulong na lingkod pari ng Manila Cathedral, si Father Viel Bautista. Salamat, Father. Nawa po ay maging mabunga ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Mangyari pong pakilabas ang inyong mga dasalan at mga imahen na ninanais pong pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng kaparian, mga kapatid na pari sa dambanang ito, kay Father Oscar, kay Father Mark Ian, sa inyo pong lahat na mainit po kaming tinanggap dito sa dambanang ito, ang aming pong pasasalamat at ang aming pakikisa sa inyo, sa inyong patuloy na pagdulog sa butihing santo na ito na patuloy na umaagapay sa amin. Sa inyo pong mainit na pagtanggap sa amin dito sa Dambana, kayo naman din po ay mainit din naming tatanggapin sa inyong pagbisita at pananalangin sa ating mahal na ina na nakaluklok sa Manila Cathedral. Kayo po ay malugod po naming inaanyayahan at patuloy pong patuloy na tatanggapin. Maraming salamat po at dalhin po ninyo ang aming pananalangin at ang lubos na pagpapala at grasya ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon at ang kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pinamahal narito kami. Awit-awit ng Ave Maria sa anak mong si Jesus, puso namin ay ihandog, ihatid mo